Ayon sa pag-aaral, nabawasan na ang mga naninigarilyo sa Pilipinas. Ang ilan dahil sa kalusugan, ang iba naman dahil sa presyo nito. May unang balita live, si Nico Wahe. Nico? Susan, ipinagdiriwangan natin ngayon ang World No Tobacco Day kung saan ipinaaalala natin sa karamihan na tigilan na ang paninigarilyo para sa mas magandang kalusugan. At mukhang nakikinig naman dyan ang marami nating kababayan dahil ayon nga sa isang survey, ay bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagyoyosi. Halos isang kaharaw ng sigarilyo ang nauubos ni Mang Raul sa isang araw noong panahong kalakasan niya sa Yosi. Pero dalawang taon nang nakararaan, tuluyan niya nang itinigil ito. Namatay yung tatay ko sa cancer, sa paninigarilyo. Iisip ko lang yung kaligtasan ko kasi 56 na rin ako eh. Pero isa sa pinakadahilan niya ay ang mahal na presyo ng sigarilyo. Noong panahong naninigarilyo ako ng binata pa ako, centavos lang. Ngayon, 10 pesos na. Ngayon kahapa, 142 na ngayon. 3 kilong bigas na raw ang mabibili niya riyan. Si Noel naman, hindi man natigil sa paninigarilyo, nabawasan naman na ang hinihit-hit sa isang araw. Ang dating 2 kaha kada araw, 10 stick na lang daw ngayon. Bili mo ng sigarilyo, bili mo na lang bigas. Ang brand ng sigarilyo niya raw kasi ngayon, 200 plus na ang kada kaha. Sa datos ng Global Adult Tobacco Survey o GATS noong 2021, isa na lang sa bawat 5 Pilipino o kabuuang 15.1 million ang naninigarilyo. Kumpara sa 15.9 million noong 2015. Mas marami raw ang huminto sa paninigarilyo para sa mas magandang kalusugan. 43.7% ng populasyon noong 2021 ang huminto sa takot na magkaroon ng epekto sa kanilang kalusugan. Mas mataas yan kumpara sa 37.4% lang noong 2009. Ang pinakamahalagang datos ay 22.3% ng mga Pilipinong araw-araw naninigarilyo ang huminto na noong 2021. Susan, payo ni Mang Raul sa mga naninigarilyo o doon sa mga nahihirapan na tumigil sa paninigarilyo ay isipin na lang daw yung kalusugan at syempre yung mas mahabang oras kasama ang pamilya. Candy lang daw, sapat na. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News.